Talaga? May mga taong ganyan talaga eh. Para mas maliit ang gastos eh. Mas mahal daw kasi magpa-hospital kaysa magpalibing. Yan. Totoo yan, no? Tama ba si Johan na kaya ka na jacket? May tama ka somewhere? Hindi, dito naman po sa lower belly, wala naman po akong operation. Ay, di ka naman na-opera. Kaya alam po, lifetime ko na lang daw po dadalhin kasi medyo lagi po siya makirot. Katulad po malamig. Kumikirot-kirot pa rin po siya. So hindi kayo nag-report, hindi mo nakilala yung boss? Hindi po. Bali, parang noon day na po na nangyari yon. Na ano daw po sa police pero after mga ilang hours lang nakaalis na rin daw po. Paano hindi niyo nakuha yung CCTV footage? Hindi, meron naman po. May nangyari naman po mga argument kayong ganyan. May mas something binigay din po financial. Yun nga lang po. Nung after na medyo nakikita na nakakatayo na ako, pinahinto na po. Yun po. So anong injury ang nangyari ngayon sa iyo? Ngayon po, katulad po ngayon, hanggang ngayon, inihinda ko kahit ang tagal na taon na po. Masakit po siya kumikirot pag malamig. Alin yan? Yung ito po, tsaka ito po sa likod ko. Sa ribs? Opo. Tsaka hindi na po ako pwede magtrabaho ng mabibigat. Ganun po. Kano katagal yung recovery mo nun? Ano po, yung sa hospital po ako 1 month, tapos sa bahay po, self-therapy lang. Yung hagdanan po namin ginagawa kong... Pinagutan naman nung line, yung bus line. Isang buwan din po. Bali, more than 3 months din po ako nagpagaling. Ganun po. Pinagutan naman ng bus line yung hospital bills. Yung ano lang po, yung siguro mga 2 months lang po, yun lang po yun yung sinagot nila. Tapos after nun, wala na kayo po. Parang nawala na yung driver, nawala na rin po yung bus na ano. Pero hindi mo yun naisip, Ate Maan, na demanda yung bus line mismo? Kasi po, ano, yung time na po nun, hindi na po ako nag-decision para sa sarili ko. Yung asawa ko na lang po, yung live-in partner ko, tsaka yung nanay ko. Tapos nakiusap po sa kinaawa, ganun. Kasi may pamilyado, single parent, ganun na lang po. Kaya hindi na po kami nagreklamo. So paano ikaw, tatlong buwan ka rin na hindi nakapagawa ng gawain bahay? O nakapagawa, may trabaho ka ba nun? Wala. Nag-ano po, nagtitinda-tinda. O di, tatlong buwan ka rin na hindi nakapagtinda. Opo, ang tagal din po. Tapos yung asawa ko na-step sa trabaho kasi siya po nag-alaga sa... Binalik nila. Halimbawa, yung hindi ka nakapagtinda, yung kinikita mo nung tatlong buwan, binigay ba nila? Hindi po. Bali, ano lang din po. Kung ano lang daw po yung kailangan ko or nakakakain ko, hindi naman po lahat binibigay nila. Kamusta ka na after nung nangyaring yun? Hindi ka ba natatakot lumabas? Kasi syempre, traumatizing po. Din. Lalo po kanina, yung paano po ako, on the way, kinakabahan po ako sa lahat ng malalaking truck, ganyan. Kasi may trauma na po ako talaga eh. Tsaka pasalamat na lang po talaga ako kasi maraming tumulong sa akin ng mga Muslim ng time na yun. Sila po yung nagtanggal sa akin sa basa ipin. Tapos po ako talaga doon, hindi ako matanggal. Hanggang dumating na po yung asawa ko. Yun po, sobrang salamat po. Paano ka natanggal? Gano'ng katagal ka natanggal doon sa pagkatas? 30 minutes po. 30 ano? Minutes? 30 minutes po. Conscious talaga, ka pa noon? May buhay, malay ka pa? Naalay po talaga ako kasi ayoko po matulog kasi diba, baka sabi na po pag natulog ka, baka matuluyan ka. Kaya ano po, hindi po lumaban po talaga ako kasi may dalawang anak na po ko noon eh. Kaya maliliit pa, kaya gusto ko po talagang lumaban hanggang makarating po ako sa ospital. Hindi mo na itulak yung bus nung para... ano to? Kaya. Wonder Woman? Walang superpowers. O Ate Maan, mag-iingat ka sa susunod. Salamat po, Apo. Salamat. Mag-iingat din yung mga bus drivers. Oo. Di ba? Nag-U-turn lang yung masamang pananggater, nakaipit ng tao. Tsaka, uwi na nga ako. Tsaka hindi dapat. Tsaka karamihan, nananawagan na rin tayo sa mga bus driver. Karamihan din sa kanila. Minsan yung sa paghahabol nyo ng pasahero, minsan yung nagagawa natin sa kalye, hindi na maayos. Yung basta nakalitaw na yung nguso nyo, kaya maiipit kayo, ipapasok diretso na. Dire-diretso. Konti ingat lang po, pare-pareho tayo may buhay. Tsaka kapag naka-aksidente kayo, huwag nyo namang takbuhan, higit sa lahat. Pero totoo, kahit gaanong pag-iingat mo kasi hindi mo masasabi yung mga nakakasalumuha mo sa daan, di ba? Para naman dun sa mga dabarkads natin na palagi nasa kalye, lalo yung mga naglalakad, palagi rin kayong mag-ingat. Tumawid sa tamang tawiran at lakaran. Oo. Maging alerto palagi. Rick. Salamat, Ate Maan. Mag-iingat ka. Makakaan. Salamat. At yung mga tao sa daan. Saan na tayo, friend? Ay, ikaw, saan mo gusto? Doon sa saan mo gusto, friend? Doon sa entrance. Okay, batayin mo dito tayo sa A? Ah, dito na lang tayo. Para malapit-lapit. Sige. Kuya, si Lito. Taray ano ng watch. Tayo ka ang na po. Ay, ang ganda. Tama ba na hindi ka pinili ni Johan?
pala dapat and his brand new watch. So, ikaw pala yung hinahanap namin. Si Joselito ang na-hit and run. Anong nangyari sa'yo? Last year. At kailan ito? Or ngayon? Noong May 24 lang po. May, last year? Last month. Last month? Last month lang? Last May 24. Saan to? Noong, yan lang, sa GMA lang po. Along EDSA lang po. Mm-hmm. Sa may MRT Kamuning. Kamuning. Ano naman po ang ginagawa mo along sa kalsada? Along EDSA lang. EDSA ano lang. Po? EDSA. Ano po ang ginagawa ninyo dun sa kalsada? Papasok. Kasi ganung schedule po yung pasok namin. Alas 4. Nagbabike po ako araw? Nagbabike po ako niyan mga 3:50 po. Bisikleta. Yun, na ano po. Ayun. Alas 4 ng madaling araw. Ano nakasagasa sa'yo? Ano nakabundol? Ano, wait, sobrang bilis. Nakakuha po kami ng footage, kaso sobrang bilis po ng coaching. Anong sasakyan siya? Uy, coaching po. Koche? Private. Van? Oh. Sobrang bilis, hindi na nila nakita yung ano. Yung sa ano niya, plate number po. So, hindi na siya nahabol? Opo, hindi na po. Tingnan natin, meron ano sige, merong CCTV. Ayun kayo, natutulog? Ay! Tumama ka pa sa poste, dun sa may parang harap. Buti nakatayo ka pa. Oo nga, buti nakatayo ka pa. Yung tayo mo na yun, may ano pakiramdam po? Ka unang, agad o wala pa? Blanco po. Tapos sa sobrang sakit mo na ano, pinilit ko na lang kasi naalala ko din yung mag-ina ko. Tapos ko na, nanalangin na lang po ako na ano, na makasurvive po. Tsaka hindi nagising yun, natutulog ha. Grabe, ang lakas. Oo, kasi madaling araw yung mga sasakyan talaga pag ganyan, di ba kuya? Oo, sobrang bilis. Pero as long as madilim ang daan, mas kailangan doble yung ingat natin. Wala bang reflector yung bisikleta mo? O yung gamit mo na sa likod mo helmet? Ilaw. Hindi, tsaka ano lang, naka-white t-shirt lang talaga po, tas yellow yung bike. Nasa bike lane siya eh. Nasa, pag nagbabike po kasi talaga ako sa EDSA, as in sa side po ako eh. Oo, nasa bike. Kaso, sadyang umuno na siya, kaya yun, naabutan niya siya. Anong naging injured mo, pare? Ano? Bali po, sir. May bali po to. Ngayon, for operation pa po. Waiting po sa tawag ng doktor. So, wala? Ikaw lahat gumagastos niyan? Opo, wala. Kami po lahat. Tapos yung hanggang baywang, yan, kumikurat pa po rin siya. Last month lang kasi opo. Din eh. Inasikaso na rin po namin yung, ano, nag-file na po kami, naka-alarm na siya. Kaso, waiting lang din. Kasi nga, sa labo rin po ng CCTV, kaya hindi po siya mano. Pero di ba Kuya Solito, yung ibang ginagawa sa ganyan, parang chine-check din yung ibang CCTV dun sa ibang lugar para makita sa, kung saan huminto. Po. Para mas makita. Pahirapan kung, po kasi mo, man. Di, kasi kung kami lang po talagang ano, wala, di po maasikaso. Eh, Joselito, anong trabaho mo nun? Paano yung trabaho mo? Ito po, tambay lang po. Pahirapan sa mga bayarin. Dati anong trabaho mo? Delivery helper po. Pero imo, pumapasok siya na madaling araw. Unang-una sa lahat, halos kulang yung pera niya pang commute. Mm-hmm. Kaya siya pumapasok na madaling araw para kumita ng pera at para makatipid ng konti. Tapos ma-aksidente kang ganyan, tatakbuhan ka pa. So, minsan hinahanap natin, asan ba yung tao ba talaga? Lahat ba tayo ganito na wala tayong konsensya na tinatawag? O naiiwan yung konsensya sa bahay, ganun ba yun, sa sobrang bilis ng takbo mo? Mahirap eh. So, kagaya nito, magpapa-opera. Kung sino man po yung tao na nakita nyo doon sa video, alam nyo naman kung sino kayo eh. Alam nyo po yun eh. Pwede nyo puntaan dito, tawagan nyo ako sa number, baka mahabol pa, matulungan lang yung pagpapa-opera at yung tao kasi may hanap buhay at may pamilya rin na kagaya ninyo. At sana, huwag nyong danasin yung dinanas ng tao. Yan yung yung balik kasi ang nakakatakot eh. Totoo. Sana palagutan. Hindi naman kami nanunumpa ha, pero yung balik ha. Oh, karma chameleon, oo. Mm-hmm. Palagutan pero, sana. Since last month lang nangyari, for sure sana makarating to dun sa, or sana nanonood yung taong nakasagasa. At alam natin ano na, naramdaman niya yung... Oo naman. Parang naramdaman niya talaga yun. Imposibleng hindi niya napansin yun. Kaya hindi pwedeng hindi. Hindi ako, ewan ko, siguro hindi palang nangyayari sa atin. At sana huwag mangyari na pag meron kang na-aksidenteng ganun, posibleng hindi ka hihinto eh. Oo. Yung ang natabig lang yung likod mo, bang gumanon, magagalit ka eh. Oh, bababain mo na agad, di ba? Magasgasan lang yung kotse mo, bababain mo na eh. Correct. Pero Brad, ikaw,
ang gastos, kamusta? Buti nga, nakakabili ka pa ng relo. Hindi. Hiniram lang po. Hiram na! Napatawa ko lang eh. Medyo, hindi pa masyadong ano eh. Sariwa pa. Pati sugat, sariwa pa eh. Lahat sa isip. Last May pa nangyari. May 24 po. Pero ang pasalamat mo, buhay ka. Oo. Binilid ko na lang po talaga para sada ko po tsaka sa mag-ina ko po. Iyon ang importante ron. Tapos baka ikaw, gusto mong, ikaw na mismo manawagan dun sa coaching puti. Siguro sa nakahitin rin sa akin, kahit tulungan na lang siguro po ako sa mga gastusin. Okay na po yun. Kasi yung mahirap dyan, kaya nga tinatawag natin na bakit yung iba, may balitang ganun eh. Pag buhay pa, mas malaki gastos eh. Tuloy-tuloy gagastos sila eh. Pero kung meron na nangyari, isang bagsakan na lang. Sana huwag ganun yung mentalidad natin. Oo. Pare-pareho tayong may buhay. Kahit nga yung mga aso alaga natin ngayon, di ba? Sobra tayong mag-alaga sa aso, yung tao pa kaya. Gusto truly mo ba? O gusto mo, sanla mo muna sa akin. Peki lang, nahirap. Hindi, ingat-ingat lang po sa mga Dabarkads natin lahat na nanonood. Sa lahat, sa tumatabi ni Wally, yung tumatawid at yung nagmamaneho. Yes. O, dalalo yun, Ed, sa Brad, dapat sa bangketa ka na lang. Tingin mo, may pagkukulang ka rin? Siguro din po. Kasi meron din. Wala, sobrang tipid din po kailangan. Kaya bike po talaga ako para sa gastusin po. Tsaka nung time na yun, nasa bike lane ka ba? Opo. Oh, may bike lane na ginawa sa yung bike lane bike kasi lane minsan, naka-helmet ka naman. Nagagamit pa rin ng mga sasakyan. Oo. Tinatawag. Ganun din naman yung mga nagmumotor din minsan. Oo. Ginawa na yung bike lane, nakatagkada pa rin tayo sa gitna. Disiplina lang talaga lahat. At mag-ingat ka awareness sa daan. Doon sa nanonood at doon sa naka-aksidente sa kanya, tulungan po natin kahit konti yung tao. Kawawa naman at may pamilya rin. Nakakapagtrabaho ka naman ngayon? Wala. Nasa bahay lang po. Wala. Tambay, di ba? Magpalakas ka muna, Kuya Joselito. Waiting pa po sa operation. May tao rin minsan, yun yung konsensya. Late eh. Late reaction yung konsensya. Baka wala mo, may tumawag dito sa amin at hanapin ka. Hindi naman namin babanggitin ang pangalan. Bahala na lang kayo mag-usap. Banggitin natin? Pag nasinaso nyo na lahat at nagpasalamat tayo, babanggitin natin siya. Sir, ingat po kayo. Salamat. Salamat to si Lito. Salamat. Ano ba yung operation na gagawin sa kanya? Sorry. Ano po? Tuturnilyuan daw po. Tuturnilyuan? Kasi may bali pong buto. Bali. Doon sa kanan braso. Opo, sa kanan. Bakit hindi nakapas? Hindi mo nagagalaw ngayon yan. Kaya ko naman pong angat pag hindi mo maangat na gano'n. Yung normal na galaw po ng ano. Di ko. Tsaka alam ko si Lito hindi pwedeng patagalin yan. Kasi hindi, naglalaman yan. Magkakaano siya. Po. Pero may nagpapacheck up naman. Ngayon po, wala. Wait, sabi ng doktor kasi hintayin lang daw namin na tawagan kami. Ako. Para sa opera. Follow up mo kasi baka matubuan ang laman. Mas ano ba yung mga anong ospital yung mga libre ng operasyon yan? Para nag-aantay lang kayo ng ano, para magkaroon ng slot? Wala. No, tumingin-tingin din kayo ng ganun. Baka meron libre na mapacheck mo. Sayang, bata ka pa, kailangan mo maghanap buhay. Thank you, Silito. Mag-ingat ka at may awa ang Diyos. Mariresolbahan yan. Salamat, Kuya Silito. Thank you po. Kaya hirap, pati umupo. Hirap eh. Oo. Kaya nilagay niya yung relo sa kaliwa. Hindi pwede sa kanan. Hindi makakatingin ng oras. Hindi, makakaganon. Di maangat. Puntahan naman natin ang napili ni Johan. Ang napili si Judah. Letter D. Sa mga Dabarkads, hindi po kami nagsasaya dahil na hit and run po si Kuya Judah. Kundi tama ang sagot ni Johan. Yes. Judah, ikaw ano nangyari sa'yo at kailan? Nung last year lang po nitong June din po, nabangga naman po kami ng taxi. Dalawa po kami ng asawa ko din. That time na hindi po namin expect na babanggain kami noon eh. Kasi ang layo po namin.